Hello guys. Naglalakad ay lasing sa pampatulog. Pag-iising ko to. Kahit pa sunrise, sorry, huwag lang ako masagasaan. Kasi nangailangan ng pera ang aking sa Pilipinas. Nangungutang ako ng pera. Hindi ko na pinapansin. Kung ako'y masagasa ngayong araw na ito. Jesus ko. Kung ito palang nalalakad ko mula sa bahay. Ngayon na ako. Sakit na ng balatang ko. Ano ba yan? Super init pa man din. Tanya naman. Nahihilo na ako. Kasi na. Nakainan na ako na sa Philippine Pips. Pero hindi ko matis yung pamilya ko. Nagpapakamatay na yata. Ayan, kita nyo guys. Ano yan? Pwede mag-picnic, maglaro mga bata, kasama mga parents. Diyan. Mga lolo-lola ng gugol. Ito ang lalakarang ko. Punta sa post office. Hindi na ako magsasalita. Mag-voice over na lang ako. Kasi yan, hingal ako eh. Ito guys, tiniis kong maglakad kahit nakainom na ako ng pampatulog ng mga oras na ito. Dahil nga nang mabalitaan ko ang nangyari sa aking kapatid na lalaki, ay agad-agad akong nagbihis kahit nakainom na ako ng pampatulog at matindi ang sikat ng araw ng mga oras na iyan. Pasuray-suray ako naglalakad. Tiniis ko para lang nga makautang ng pera sa aking kaibigan. Umutang ako sa aking kaibigan para makapagpadala ng pera nga sa Pilipinas para sa unang pagpapagamot sa aking kapatid na lalaki, dahil nga hindi namin malaman kung ano ba talaga ang sakit niya, kung bakit siya nilalaknat mula pa nung buwan ng Hunyo at July na nga ngayon. So ayan, nakikita nyo, nilalakad ko siya first time para makarating na nga sa post office. Mula sa bahay naglakad ako hanggang makarating nga doon sa aking pupuntahan. Eto, sige, lakad pa rin. May dumaan na patrol ng pulisya. Ayan, hindi ko pinahalata na para akong lasing na naglalakad. Pero makikita nyo naman ang galaw ng aking camera. Kasi nga, nasisilaw ako sa araw. Tapos naglalakad na walang, hindi ko maintindihan ko ano nang nangyayari sa akin, kung bakit lumabas pa ako ng bahay, nakainom na ako ng pampatulog. Yan, dadaanan ko yung headquarter ng polisya. Hindi na ako natakot. Ito dito, tatawid ako sa tamang tawiran. Yan, para hindi makahalata ang mga ano, yung, ayan, yung tumaan na naman yung patrol ng polisya. Para nga hindi nga mahalata na yung naglalakad ay nakainom ng pampatulog. Hindi ko na inisip kung mabubunggo ako ng mga sasakyan.
Pasensya na kayo guys ha. Kasi medyo mahaba-haba itong video na to. Kasi dahil sa pag-aalala ko sa aking kapatid na lalaki, hindi ko na natuloy ang pag-vlog ko, pag-live ko, napabayaan ko na ang pag-YT ko. Kaya medyo hinabaan ko muna ito para makabawi-bawi. Alam niyo naman, diba? Sobrang hipit ng ating pinuno. Pag wala kang upload, wala ka malang ginawa sa iyong channel, ay baka maparusahan na tayo. Kaya, pagtsagaan nyo na lang pong panoorin itong aking vlog. Ayan, medyo malapit na ako nyan sa post office. Ang dami kong nilakad dyan. Grabe ang sakripisyo ko. Puno na nga ng pawis yung aking blouse dyan. Kitang mabubunggo na ako oh. Kasi nga, nalalabo na yung paningin ko dyan. Pero, nagsumikap pa rin talaga akong makapunta sa aking paroroonan. Sabi ko, Diyos ko, paano to pagbalik? Ano, makakatayo pa kaya ako? Makakapaglakad pa kaya ako ng maayos? O ayan, may sasakyan pang nakahinto sa tapat ng post office. Ito na, andito na ako sa post office na malapit sa amin. Maliit lang siya kasi hindi naman siya main. So, andito na tayo para makapaghulog na ng pera sa aking kapatid na babae. Dahil siya lang naman ang kikilos. Siya naman tayo mga guys. Ito, nandiretso ako dun. Nandito na rin lang ako. Tignan ko na yung tindahan ng matanda. May tinda siyang mga duster. Tahimik, walang katao-tao. Kanina patrabas ko ng bahay na bigla yung katawan ko. Ang sakit ng balakang ko. Tala na kasi hindi na kapag-walking. Aking asawa ang siguro no. Patayin ko muna to. Punta donkey. Punta na pala Don Quijote. Ito sa init. Grabe. Warak ulit siya. Masulat dyan. Yan nga yung ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Pero sakit yung malawang ilaw. Donkey. Nakalilip pa ako ng ilaw. Sa kanina makita. Natawaran ko pa siya. Hiningi ako ng ang tawag ito, yun ang hiram ako ng pera. Sinobrahan pa na pag-inigan ko. Sabi niya, budget ko daw. Sa ako na raw ibalik. Kapag may pera na ako. Maik na tayo medyo grabe. Anayin nyo, kahit kinaya ko itong lasing-lasing na ako sa
sleeping pills. Kinaya ko pa. Pero sabi mo nga, pati nangailangan ng pera pang doktor. Ano ba ito? Basta pag ako mag-isang lumarga, ayun pa wala sa akin ang mga kanilang ito. Talagang titignan ko ng gusto. Cut ko muna ang ingay kasi dito, pagpasok ko pa lang dito, ang lakas ng mga tugtog. Iba't iba madidinig mo. Kaya pina-inop ko muna, mag-voice over muna ako. Ayan, para naman maalig ko muna yung sarili ko bago umuwi sa aming bahay. Nagtingin-tingin muna ako ng mga paninda dyan sa Don Quijote discount shop. Nang maaliyong mo naman ako para bago ako, para pagbalik ko, pabalik ko, maglalakad na naman ako, at least medyo nawala ang stress ko. Kaya inano ko muna yung mga mata ko dyan sa Don Quijote. Eto, pasok muna ako sa grocery sa baba ng Don Quijote. At tingin-tingin dyan sa mga paninda nila kung ano ba ang mabibili ko, na meron pa akong konting bariyang natitira sa pitaka na pwedeng mabili. Yung pinakamura, yung talagang barya lang. Kasi syempre wala tayong budget na nang may mauwi naman ako sa bahay kahit paano na makakain o maibablog ko para meron man lang akong pang short video o may pang video nga na magagawa, dahil katagal ko nang hindi nakagawa ng pang premiere ko nga. Ayan, sabi ko, pwede ito pang sensya na, hindi matuloy-tuloy yung mga sinasabi ko. Kumbaga, kasi hindi ko naman mahabol yung eksena, kaya yung hindi ko alam kung ano sasabihin ko habang pinapanood ko ito, kung ano bang i-voice over ko. Yan, lakad-lakad, tingin-tingin, dahil yan lang ang nagpapaalis ng pagod ko kapag yung nasa loob ako ng tindahan or ng mga kung ano-anong makikita sa discount shop. At least naaaliw ko yung sarili ko, kasi pag-iisipin ko yung uuwi ako na marami na naman akong lalakarin, nai-stress lang ako. Kumbaga, kahit antok yung yung may gamot pang nasa katawan ko na pampatulog, inaalis ko sa utak ko, iaaliwin ko muna yung utak ko, yung sarili ko, yung mata ko sa mga nakikita ko, para hindi ako ma-stress at matumba na lang dyan sa kalsada sa labas. At least napasaya ko yung sarili ko sa kabila ng aking stress at yung aking mga iniisip sa aking kapatid na lalaki, na ano na kaya ang susunod na mangyayari after na maipadala ko yung pera, kung mapapagamot na ba siya, kung madadala ba siya sa hospital, mabibili na ba siya ng gamot. Inaaloy ko na lang yung isip ko sa patingin-tingin dito sa paligid na sana wag naman ho kayong mahilo. Tapos iniisip ko, tingin kaya ako ng yung gamit sa pagpa-vlog. Sabi ko, kasi nga wala nga akong mga gamit, dahil nga syempre mahal, hindi ako makabili kasi wala naman akong pera. Kulang naman yung pinasahod natin sa ating pinuno dito sa ating pagwa-whitey. Kaya yan, tingin-tingin ako hanggang sa maduling. Hindi, biro lang, joke lang po. Ayan, tingin ako dyan ng mga gamit sa pagpa-vlog, kung anong meron. Limbawa, yung aking earphone kasi mahina na sa pandinig pa. Masisira lang yung cellphone ko kung lalakasan ko yung volume. Naghahanap ako dyan kung meron bang mura.
ikot pa rin ako na ikot dyan. Di ko alam kung saan ako pupunta, kung nasa na ba, kung meron bang magagamit dyan. Ayan, nakakita ako. Ayan, no? Pero meron na ako dyan yung paano maitatayo yung cellphone. Kaya, tingin-tingin pa rin sa paligid kung anong meron. Pasensya na kayo at boses ko ang nadidinig ninyo kasi nga may tuktok po dyan sa loob at umiiwas nga po tayo sa sipar. Pasensya na po kayo dahil nilalakad-lakad ko lang to. Baka mahilo na ho kayo dyan sa kaiikot-ikot ko dito sa loob ng discount shop. Ayan, kung saan-saan na ako napupunta para lang makita ko ano yung mga paninda. Tapos ayan, mga laruan. Nakarating na ako dyan, paikot-ikot pa rin ako. Hindi ko naman kailangan ng laruan. Pasensya na ho kayo ha, mga guys. At naduduling na kayo dyan sa kakatingin sa aking binablog. Ayan, may nakita ako o. 2,980 ang mahal naman. Pang gagamitin mo lang sa pagpa-vlog. Just me yo. Kaya hanggang tingin na lang tayo mga guys. Ayan, pagpasensya nyo na yan. May selfie stick. Sabi ko, paano ko ba to gagamitin? Tsaka, magkano kaya ito kako? Sabi ko, hindi yata kakayani. Wala naman akong perang malaking dala. Kundi pa rin na lang nga yung nasa loob ng pitaka ko. Pabalik-balik lang ako dyan. Tingin-tingin. Hanggang maduli. Hindi ko naman alam kung mabibili o hindi. Kasi kailangan ko nga yan. Wala pa ako yan, no? Talagang pinagmamasdan ko siya. Hindi ko naman mabasa yung mga salita. Alis na naman ako doon. Ikot na naman ako. Kung anong makita ba. Yan. Sabi ko, ano kaya itong mga to? Na hirapan na rin ako magparaikot-ikot. At least na yung isip ko na nawawala ba yung paghihirap ng isip ko sa tungkol nga sa kondisyon ng aking kapatid na lalaki. Ayan, di ko naman kailangan yan dahil meron na ako yan. Tinitignan ko lang siya. Pero sa totoo lang, napapagod na yung daliri ko sa mahabang pagdutot dito para makapag voice over. Hanggang dito na lamang po.